Yun, magandang araw mga boss. Ay ngayon po ay magbabaklas tayo ng transmission ng ano, ng Isuzu ito. Kintang maliit kung tawagin siya. Pang Isuzu C240. Pwede rin sa C221. Ang problema nito ay rumi-release ang kambi, nagre-release. O bumibitaw pag nakakambi siya. Tara, umpisahan natin, tingnan natin kung anong problema. Baklasin muna natin ang... Baklasin muna natin itong likod. Maluwag na. Tapos pag nagbaklas tayo ng transmission, ingatan natin ito, may spring. Hindi natin na mapansin, tatalsik ito. Tapos may pulitas ito sa loob. Tingnan ko muna kung problema ito. Oh,
Ito mga bus ang problema niya. Ito dapat pag nakakambyo ganyan ah. Yan nakakambyo yan eh. Ngayon dapat, 'di ba may spring dito, dito may spring. Dito may spring dito. Pag tinula ko ng spring, babalik siya. Ayun. Kaya bumibitaw ayun, kawang na doon oh. Kawang na rito sa ngipin niya. Yan ang ating gagawin ng paraan mamaya. Ito kasi may ano yan, may tinatamaan ng bulitas to. Ito yan yung tinatamaan ng bulitas. Pag siya hindi nakasintro, yan nakakambyong ganyan. Yan dapat nakalapat siya dun. Kaya pag hindi nakasintro yung butas niya, pag idiniin, mabalik yan o. Kaya bumibitaw. Yan ang ating gagawa ng paraan mamaya pag abaklas ko. Iwas abang-abang.
sir, good luck. Ito yung sa speedometer niya ito. Speedometer here. Ito ang fifth gear. Synchronizer ng fifth gear. Ito yung lock pin. Kon niya. Ito yung atras o reverse gear. Tingnan mo, Nick, baliktad yung kabit ng ano. Baliktad yung kabit ng shafting. Dapat yung mga gitli-gitli nasa ibabaw. Yung tinatamaan ng bulitas. Ayun sa ilalim nilagay, oh, yun. Yun sa ilalim. Ayun, kaya ang gumawa nito. Baliktad. Yung ganito niya, oh, yung gitli. Ito yung mga slot na yan. Dapat nasa ibabaw. Eh, itong isa, yung gear ng quinta atras ay nasa ilalim mga ano. Saan kaya rumirelease ito? Baka sa quinta ito rumirelease. Walang nagpipigil eh. Tawagan ko nga muna sino. Kung saan release ito. Nagbaliktad ang kabit ng gumawa.
Ayun mga boss, hanggang dito na lang muna at medyo dumidilim na. Bukas na lang ulit siguro. Bye. Ayan nga pala yung mga gear na nabaklas. Ayan, nagaluhalo na sila. Ang tanong ay mabubuo pa kaya yan. Tapos ito yung housing. Hindi ko na binaklas tong counter gear. Counter gear yan, nasa loob na yan. Kasi ano naman, wala namang sira ang counter gear. Ito yan, bell housing. Sige mga boss, hanggang dito na lang muna. Baka sa isang araw ko na ito gagawin ulit. Gawa ng schedule ko ng vaccine bukas. Bye bye.